Ang totoo po, mga tao po ang nagsabi sa akin tumakbo ko, Senador. Mga helpless and the hopeless po ang nagsasabi sa akin tumakbo ako, Senador. Yun po ang nagpapalakas ng loob ko. Una, ang ating Panginoon Diyos. Pangalawa, ang mga tao. Sa loob ng ilang taon na pag-ikot ko po sa buong Pilipinas, nakikita at nakakausap ko naman po at nalalaman ko kung ano mga hinaing ng mga tao. Yun po ang aking pinakahawakan. Dahil nga po, ako'y bumababa hanggang sa grassroots po ang pinupuntahan ko. Nalalaman ko po kung ano ang kanilang pangangailangan, kung ano po ang kanilang hinaing. Hinihingi nila sa kanilang mga lugar na mabawasan ng mga addicts. Dumarami na naman po. Nagkalat na naman kung saan-saan. Kaya kung maaari po, kung ako po'y mabibigyan nila ng pagkakataon, eh gagawin ko po ang lahat. Tatanggalin ko po ang pagod sa aking katawan para maiayos ko po kung ano yung mga hinaing, lalo na po ng mga magulang. Naghahandaan ko po, yun lamang pong nasa aking puso at nasa aking isipan na nakikita ko at nalalaman po. Realidad po. Yun po ang hindi mawawala sa akin, ang realidad. Kasi po, nagkalat na naman ang korupsyon dito. Eh pagka ang korupsyon po nandyan, ang krimen po hindi mawawala. Kapag ang korupsyon po nandyan, lalo po maghihirap yung maghihirap. Kapag yung korupsyon nandyan, mapupunta na naman at maiisip na naman nilang bumalik sa droga. So, if ever po, kung ano man po mangyari, I will run as a senator. I will run, I will join the race, and I will finish my race whether I win or lose. Thank you very much. Thank you.